So ito, pupunta na tayo ngayon sa rewinding ng spin motor. Ang gunahin natin para medyo maano tayo, mas madali tayong makaintindi pagdating natin dun sa electric fan. So kasi ang spin motor ay mas madali kumpara sa electric fan natin. So unahin muna natin siya. Okay, ile-lecture natin to dahil hindi pwedeng wala kong lecture. Kasi kung ang gagawin ko po ay ipapakita ko agad kung paano siya iniikot, paano siya ilalagay, at paano siya i-reading sa tester natin, ay ganun din po yung gagawin nyo. So hindi nyo po alam kung ano ba yung simula. Kasi merong nakasub sa atin sa channel na humihiling na diretso agad, no? Wala nang parang hinihiling nila na wala nang lecture. Ngayon ang binanggit ko, siguro mga apat sila na nag-request na diretso na kaagad, wala nang paliwanag, wala nang lecture. Sinabi ko sa kanila na ang tutorial na ito ay hindi puro na tutorial na katulad na ating napapanood sa YouTube channel. Ito po ay lesson, isang actual module na hindi mo sasagutan kundi papanoorin mo o papanoorin mo. Kaya hindi pwede po yun na hindi po ako magpapaliwanag o magle-lecture bago ko ipagawa o gawin yung ating tutorial. Kaya napaka-importante yun. Kasi kung aalisin ko yung lecture o yung paliwanag, naranasan natin ito sa school, sa elementary, sa high school. Naranasan natin yung biglang dadating na lang yung teacher natin na, handa kayo ng 1/4, may quiz tayo. Magkakatinginan tayo mga magkaklase dahil nabigla tayo. Kasi kung nilecture natin yung iku-quiz niya ng Monday to Tuesday and then nag-quiz tayo ng Friday, hindi kasi hindi tayo na-review ng Webes, ganyan, o Miyerkules, na nilecture natin ng Lunes at Martes. So kung magbibigay ng quiz, dapat re-reviewin tayo ng Webes, ganyan, para may maisagot tayo dun sa quiz sa araw ng Biyernes. Ang nangyayari kasi, pag binigla ka ng isang teacher, kalimitan ang score mo, swerte mo na makatrik ka. Kung wala ka naintindihan talaga dun sa lecture ng Lunes hanggang Martes, lalo na kung hindi ka pa na-lecture. Kaya napaka-importante po yan na nililecture. Sa mga nakakapanood po na nakasad sa channel ko, kung hindi mo matsatsaga na panoorin dahil mahaba yung paliwanag, tulad nito, magre-rewind tayo, ililecture ko yung winding data niya, tapos nagdadaldal pa ako nito, pinapaliwanag ko pa sa inyo kung anong halaga ng lecture. Normal lang na mainip ka at mahahaluan nyo ng pagkainis, maboboring ka na. So pag nagtagal yung video, bored ka na talaga. So yun yung reklamo. Ngayon kung na-dislike mo pa yung video, ang pwede ko lang sabihin doon, kung dislike ka doon sa video, hindi mo na kasi mababago yan eh. Kasi kahit na mas lamang yung nag-dislike sa nag-like, yung video andyan pa rin yan. Forever na yan dyan, maliban lang kung ako mismo yung magtanggal. Kung hindi ko yan matatanggal, nandyan na yan. Kahit kainisan mo yan, kahit maboring ka dyan, nandyan na yan. Hindi mo na yan pwedeng tanggalin. Ngayon, ang paraan na lang na pwede mong gawin, umalis ka na lang. Kung hindi mo type yung ganung video na mag-aral ka niyan.
Kasi ang technician, pag nag-aaral ng electronics bilang isang baguhan, bago ka maging technician, kailangan matutunan mo yung hindi ka mainipin at saka yung bugnutin. Dahil kung yun ay magiging ugali mo, huwag ka nang mag-repair, huwag ka nang mag-restore. Huwag mo nang pangarapin na maging isa kang mahusay na tech kung nandyan yung ugali mo na pagiging isang mainipin at bugnutin. Kasi masisira lang yung yun. So yun yung halaga ng lecture. Kaya kung hindi mo type yung video, iwanan mo lang, walang problema doon. Dislike mo kung talagang ayaw mo o boring ka. Walang problema po yun. Okay? So hindi ko pwedeng alisin ko kasi mas lamang po yung may gusto na may lecture para napapaliwanag at naiintindihan lang maayos yung ating inaaral. Okay? Pupunta tayo sa spin motor. Kailangan nating ipaliwanag na yung spin motor natin sa pagre-rewind ay medyo may kadalian kaysa sa electric pan. Okay, guguhit natin para mas madali nyo maintindihan. Okay. Sa spin motor natin, walang pinag-iba yan sa ano, sa exhaust pan tsaka sa ceiling pan. Medyo may maiiba lang sa posisyon ng wiring. Okay. Ang ating in, yan. Tapos yung ating out, yan ang running. Ito yung running out natin. Pinaka out, ito yung in. Yan. Tapos ito naman yung ating starting, tapos ito yung out. So in, ay starting. Yan ang in natin, itong out. Yan. Ngayon, para yan ay ano, para yan ay umikot, may mangyayari dun sa apat na coil. Nabanggit ko na yun sa inyo na yung ating run ng in ay magiging kapasitor. Ito namang start ng in ang magiging line kapasitor. Tapos yung dalawa pagsasamahin, yung run out at saka yung start out. So pagsasamahin silang dalawa, magiging common. Yan. Yan ang mangyayari dun sa loob. Pagsasamahin yan, pag nagsama na ito, yung common natin, lalagyan yan ng fuse sa loob. Yung pinaka-thermal fuse natin, yung tawag dun natin na ano, limiter ng heater, pinaka-heating limiter natin. Pag nag-init, naabot niya yung init na yon, automatic yan. Titigil yan. Wala yung power. Pag lumamig uli, at hanggat di nasisira yung pinaka-thermal fuse natin, mapapaandar pa ulit siya after na lumamig. So, yun yung lulutasin natin dito sa ating i-rewind. Bakit? Pag mainit na siya, namamatay na. Pag lumamig uli, mabubuhay uli. Pero walang sunog. Meron siyang resistance kompleto. Okay? Pwede natin siyang pagbaliktarin. Yan. Kasi ang spin, pwedeng pa kanan, pwedeng kaliwa. Mamimili ka lang dyan kung alin dyan ang lalagyan mo ng in ng line 1, line 2. Kung ang line 1 natin, pinili mong lagyan, yan, halimbawa nilagay mo dito yung line natin, tapos dito yung sa common, yan. Ang magiging ikot niya kanan o kaliwa lang naman pag pinagpalit mo lang yan. Walang problema po yan. Kaya yung kapasitor natin, pwede mo siyang ipwesto ng kahit ano. Wala pong polarity. Pwede mo siya diyang ikapit tsaka doon. Ang ating kalimitan pagka-rewind, kung original yung gagayahin mo,
sharp 3 microfarad lang yan. Pero kung ang gagayain mo yung binili, yung bagong bili na nasira, mayroong 5. Yan. So yung line capacitor tsaka yung capacitor, hindi mo naman siya pwedeng dadalhin dito. Kailangan yung run out at tsaka yung start out, yun yung magiging magkasama. At yung run in tsaka yung start in, yun yung line at capacitor. So pwede silang baliktad kahit alin dyan ang lagyan mo ng line. Kung doon mo inilagay, pwede. Kung itong capacitor mo dito nilagay, walang polarity. Mababago lang yung ikot. So inexplain ko na yan sa unahan. Okay. Kukunin natin yung resistance. Namanggit ko rin sa unahan na iba-iba yung resistance kasi iba-iba yung motor. Yung stator natin, yung butas, yung slot, yung kapal ng stator, iba-iba yan. Bakit? Bakit ba ganun? Kasi meron tayong tab na maliit, malaki, tsaka merong medium, ganyan. So, tatlong klase yung tab. Kung yung tab mo malaki, kailangan bumaba yung resistance ng motor mo. Kung maliit yung motor mo, ay yung tab mo, kailangan tumaas yung resistance ng stator mo. Yun. Kaya, pinaliwanag ko na yan sa unahan. Kapag umiksi yung rewind, mas bibilis o lalakas yung hatak. Kapag bumaba yung rewind, mas babagal yung kanyang ikot. Kaya depende yun sa tab. Kaya magiging depende rin yung pinaka-stator mo. So lahat ng spin motor, hindi pare-parehas. Kaya dito rin, depende nga sa gusto mong ikot, pakanan ba o pakaliwa. Yan yung ano yan, nasa isang technician niya kung alin ang gusto niya dyan. Ako, mas gusto ko palagi ng ikot yan kanan. Okay? So, kukunin natin yung resistance ng ikot ng isang spin motor na kakalasin natin at bibilangin natin. Bibilangin natin yung kanyang running at saka yung starting. Napaka-importante yun na gawin natin yun. Kasi binanggit ko rin sa unang sa inyo na kailangan natin gawin na mas maganda yung original. At saka para matuto na rin kayo na halimbawa ang sira lang ng spin motor mo yung starting lang tapos dalawang slot lang. No? Yung dalawang buo pa naman yung dalawa kasi apat yan eh. Apat. So, kung sira lang dito sa puno, yung kanyang start, tsaka yung out niya, doon sira, tapos buo naman yung dalawa doon, pwede mo siyang i-repair lang na ito lang ang hugutin mo. So, pag-aaralan natin, yun ang uunahin natin. Halimbawa naman, nasira yung ating running. Halimbawa, apat na, yung buo na nasira. So, ngayon, paano mo siya ilalabas? Eh, nakaharang yan. Nakaharang yung starting mo. Hindi mo naman siya pwedeng kahit ba lagariin mo yung running mo, hindi mo pa rin may ibabalik kasi nakaharang nga yung starting. So, yan. Doon papasok yung ano, yung technique na paano mo ba marirepair na hindi pa naman sunog lahat o isa lang ang nasunog, pwede mo siyang palitan. At kung paano ba napapakinabangan yung mga kinakalas natin nabuo pa naman, ang ginagawa ng iba ay nilalagari na yan. So ako pagka okay pa yung starting, may natirang tatlo o dalawa, hindi ko pa siya sinisira, copper man siya o alum, kasi papakinabangan pa yan. Kalimitan ng ang mga lumalabas ngayon, puro alum na, so madaling masira. Kung ang kalimitan sa puno nasisira yan, puputol. Doon lang siya nagkakaroon ng sunog, yung dalawa natitira kalimitan, buo. Minsan tatlo, yung isa lang ang sira. So kung naitatabi mo, yung pinalas mo na wala namang sira, tinatabi mo lang yun, meron kang pagkakataon na pag dumating yung repair, na sira lang yung isang posisyon, pwede mo siyang palitan. At makikita nyo dito yung technique kung paano siya palitan.
Okay? So, susunod natin yun paano siya kinakalas at kukunin natin yung resistance niya. Para kumpleto po yan, isusulat natin dito kung ano yung naging resistance nung kinalas natin bawat isa. Kasi bawat isa po yan kailangan natin kalasin nang buo, hindi natin siya sinisira, hindi natin siya lalagariin. Ipapakita ko sa inyo na buo natin siyang huhugutin para matutunan nyo po na mag-ingat o magtabi ng mga buo pa na siyang magagamit natin kapag ka meron po tayong stator na maganda pa yung ibang rewind at ang sunog lang po dun sa may parting puno ng kanyang coil. So magagamit natin. Ayan, kung ano yung din-drawing natin, yun din yung i-acto natin. Yung green ang kanyang capacitor. So yung kanyang running in ang siyang green capacitor po yan, yan kung ano po yung naka-drawing. So yung gray natin yung starting in, yan starting kulay gray. Yung gray pong yan ang pinaka-starting natin at yung dalawang common, yung out ng starting tsaka out ng running, pagsasamahin po yan magiging blue. Yan magkasama po yan, kulay blue yan po yung common natin. Ulitin ko lang ulit, yung ating green sa running in green, yan po yung capacitor natin. At yung gray ang ating starting in line capacitor. So yan po yung actual. Bali yung pang yung ating inaaral na to, hindi po galing sa school, hindi po yung galing sa YouTube, hindi rin galing sa Google yan. Yan po ay actual natin na dyan mismo natin kinuha. Kung ano yung din-drawing natin. Actual po yan. Okay? Para malinaw po na hindi tayo nangungopya sa iba. Okay. Bago natin siya kalasin, binabad muna natin siya sa locker thinner. Mga apat na oras. Yan. Yan ang ginagamit natin para madali siyang tanggalin yung tali. At saka madali natin siyang ialis din sa pagkakadikit-dikit. Lalambot yan habang ginagalaw natin. Hindi hirap yung ating daliri para galawin siya para mas madali siyang ilabas. Kailangan natin na gawin yan kasi kung hindi natin yung ibababad, hindi mo yan matitinag. Sobrang tigas niyan. Kaya kailangan natin yan na gawin. Unang-una yung pagtatanggal ng tali, kailangan natin matanggal ng buo para magamit pa natin.
kakalasin na natin siya. Kailangan muna nating tanggalin yung wiring niya para hindi sagabal sa paglalabas. Dapat alam natin kung ano yung ginagawa natin para hindi tayo maligaw. Kasi kung basta lang natin ito gagayahin, hindi kayo hindi kayo mas matututo agad. Kasi puro siguradong pagkapa muna gagawin natin. So kung napapanood nyo siya ng ganito, mas madali siyang tularan. So yan, pagwalay-walay natin yung blue, makikita natin walang fuse. So yun yung common, yung dalawa siya. Ganyan yung mga labas ngayon, wala tayong makikitang fuse dyan. At lilinawin ko rin na alum po ito, hindi po ito copper. Bali kinoconvert ko na po yan sa copper kapag nire-rewind ko na. Yung mga makukuha natin na buo pa, tinatabi ko lang po yan para magamit pa sa iba na ang problema may sulog na isang suot o dalawang suot. So yun yung nilalagay ko, hindi na ako bumibili. Ayan, makikita natin na yung pagtanggal ng insulator, kailangan din na maingat ka kasi baka maputulan ka ng pinaka-magnetic wire natin. Kailangan na alam mo na walang sasama sa pagpugot mo. So yan, kailangan natin na ilabas. Mas malambot kasi siyang ilabas kapag basa pa siya ng thinner. Kasi kung hindi natin yan binabad, hindi ka makakapagkalas ng ganyan. Hindi mo yan mailalabas. Mauubusan ka lang ng pasensya para mailabas yan. Kaya importante na naibababad natin. So yung mga daliri natin, importante yan na gumagana, kabilaan. Pagagamit tayo ng tulad yan, gamit ko gunting. So minsan gumagamit ako ng flat screw na maliit, minsan naman kutsilyo na wala siyang talim. Yung gunting na ginagamit ko ito, bali wala naman siyang talim dahil ang aking pinasusungkit yung mismong labas, hindi yung pinakatalim. Pwede naman siyang pwede naman siyang hindi na sungkitin, pero mas madali na katulong mo yung gunting. Kahit anong na pwede niyong i-produce na o magawa na pang tulong para masungkit siya. Sa unang pag-try nyo ng paglalabas ng ganyan, medyo siyempre talagang ganun ang nagsisimula, makakaranas ng ganyang sitwasyon. Yung medyo hirap ka, nagkakanda, pilipit na yung yung braso mo, yung daliri mo, hindi mo alam kung paano kuha ang gagawin mo. So yan, nahugot na natin yung big, sunod natin yung small. Yan naman po matututunan natin lahat. Kailangan lang natin na makita yung umpisa. Kasi kung pinakita ko agad sa inyo, tanggal na, o kaya kinabit ko na yung magnetic wire natin, tapos katulad ng ibang napapanood natin, hindi naman natin sila bukod sa hindi natin naiintindihan dahil ibang language,
Tapos yung iba naman, kung Tagalog man, may nakikita tayong ganyan, eh, medyo hindi malinaw yung pagkapaliwanag at saka yung pagre-rewind. So, ito yung tulong natin sa kanila para makompleto natin yung mga kulang. Sa umpisa pa lang, binanggit ko na yun sa inyo. Unang video pa lang, binabanggit ko na palagi yan. Pupunan natin kung ano yung mga wala dun sa ating mga nakikita o napapanood. Kasi importante na alam din natin kung paano yung kanyang data. Ilelecture niyan, kailangan, hindi pwedeng wala yun. So ayan, nakalas na natin yung unang suot.